Pogo Operator. How can they revoke the license of an illegal Pogo Operator? Then in that case, may problema tayo sa DFA. Kasi lahat ng mga mag-a-apply. Muling nagkainitan sa pagdinig sa Senado, sina Senador Rafi Tulfo at Ronald Bato de la Rosa patungkol sa laganap na Pogo Operator ng mga Chinese sa ating bansa. Matatandang na numbalik na naman ang naturang sugal matapos makabangon ang bansa mula sa pandemya ng ilang taon. Ayon pa kay Tulfo, nakita mismo ng dalawang mata niya ang tila paghari-harian ng mga Chinese na parang pag-aari nila ang ating bansa. Karamihan anya sa kanila ay may kanya-kanya pang bodyguards at may mga dala pang baril na malinaw na ipinagbabawal ito sa batas. Kinwestiyon ng senador ang kawalang aksyon ng PNP sa naturang problema na tila pinagtatanggol naman ni Senador Bato de la Rosa ang hanay ng kapulisan na minsan na rin niyang pinangungunahan bilang PNP chief. Kaya naman, hindi maiwasang magkomento ng mga netizens na sobrang napahanga sa malasakit ni Senador Tulfo sa taong gusto kong pag-usapan yung peace and order, yung impact sa peace and order sa ating bansa. That's the reason mainly why we're here. Dahil yung sunod-sunod ng mga nangyaring krimen na involved ng mga workers sa Pogo. Kasi nabanggit na to ilang beses. In fact, mismo si Senate President nagsabi po, sa isang restaurant, ang daming mga Pogo bodyguards, yung mga opisyal ng Pogo, na maraming mga dalang bodyguards. Ako mismo nakita ko niyan. Baka pwede tayo makipag-umiling sa PNP na disarmahan, ulihin itong mga taga-Pogo na merong isang dosen ng bodyguards at may bit-bit na mga baril, may mga sukbit na baril. Recently, I went to this restaurant. I think it's East Ocean, somewhere in Pasay. Pagpasok ko doon, nako, sandamakmak na mga Chinese na nagbabodyguard sa kapwa nilang Chinese na opisyal ng Pogo. Ako ang medyo nahiya sarili ko. At the same time, nandun yung pangamba ko, baka isa ako sa mabaril o makidnap o bugbugin. Dahil overwhelmed na talaga yung lugar. Puro bodyguards ng Pogo. Can we do something about that, PNP? Or NBI? PNP first, sir. Go ahead to the PNP. Yes, sir. The honorable members of this committee. I am Police Major General Eliseo DC Cruz, the Director for Investigation and Detective Management of the PNP. That concern was already tackled during one of the meetings with the Chief PNP, and this will be initiated by the Directorate for Operation, wherein the PSPG, or the Police Security Protection Group, under the supervision and functional grouping of the Directorate for Operation, are now accounting their police security personnel who are providing protective security to some individuals authorized by the Chief PNP. But we are now investigating this concern, sir. Sorry, General. Yung sinasabi ko, okay, salamat, yung mga PSG. PSPG, imomonitor nyo, i-audit nyo kung saan sila nagpa-bodyguard. Pero ang sinasabi ko po, pagpupunta ako sa mga restaurant, Chinese restaurant, punong-puno po ng mga nagpa-bodyguard, Chinese nationals. Ito po yung mga Chinese nationals, bumibit-bit po ng baril, may mga dalang clutch bag, and I would presume na may mga baril po dun sa loob ng clutch bag, at ang binabodyguard nila, yung mga kapwa nila Chinese na siguro, yun ay mga boss nila sa Pogo. Yun po dapat ang mga sitahin po ninyo. Kasi tulad nung last time pumunta po ako sa East Ocean Restaurant, pagpasok ko po doon, punong-puno po ng mga Chinese. Yung isang kwarto, meron pa nga isang room doon, VIP room. Mga VIP room po, dadaan ka doon, sa East Ocean po, di pa kayo nakapunta. Bawat isang room, sa may pinto, siguro 10 Chinese na yun po ay mga bodyguard na hinihintay yung kanilang boss kumakain sa loob. At may kita mo, may mga bit-bit po sila mga clutch bag. God knows kung yung may Uzi, basuka o granada sa clutch bag na yun, dapat sinisita sila. Anong ginagawa nyo rito? Anong personality, bakit kayo, anong personality nyo, bakit kayo nandito? Diba? Ang dami po nila doon, sir. Nakakatakot po. Kaya sabi ko, hindi nasabi ko sa wife ko, huwag na tayong bumalik dito. Next time, I'm not gonna come here anymore. Kung ganito rin lang palang patakaran na puro Chinese na nandito ang nationals at mukhang mga goons. Mr. Chair, Mr. Richard, actually, nung huling pagdinig
ni Senator Bato, yun pong lilinaw ng PNP na ang foreign national hindi pwedeng magdala ng armas. Tama ba yon? Tama, di ba? Yes, Your Honor. O, yun na lang po. Okay. Disarmant po, sir, pag nakita niyo mga yan. Okay. Now, follow up. Kapag meron po nakikidnap ng members ng POGO, andito ba yung PAGCO, yung worker ng POGO, di ba dapat tungkulin po yan ng PAGCOR? Halimbawa, meron pong nakidnap o meron pong nag-ewol, meron pong hindi na pumapasok sa POGO kung saan po siya naka-detail. Di ho ba dapat nire-report yan sa PAGCOR? And then PAGCOR i-report sa BID, sa Bureau of Immigration. And then Immigration i-report po yan sa DFA para ma-account po yung mga POGO workers dito. Ang nangyari po ata, walang reporting. Kasi po, under sa IRR ninyo, kapag meron pong isang POGO operator for failure to report na meron isang POGO worker na umalis ng Pilipinas o na-involved sa crime, hindi po na-report properly sa mga kinukulan, dapat po yung POGO operator na yan ay maparusahan at kasama po doon ay suspension. Meron na ho bang ganun nangyari? Nandito ba yung pag-PAGCOR natin? Yes po, sir. Yes, Your Honor. Actually, we just wrote a memo with, we had a interagency coordination meeting with the head of DOJ, DILG, PNP, and NBI, and we emphasized that the POGO should work together in policing their ranks, and at the same time that any involvement on illegal activities or criminal activities shall be dealt with severely. Okay, dealt with severely. Ang tanong ko ngayon, sir, meron na ba kayong naparusahan na sibak na POGO operators dahil sunod-sunod po yung kidnapping, yung mga crime committed against POGO workers by kapwa nila POGO workers? Dapat po may parusahan niyang katapat doon sa POGO operators for failure to report yung mga tao nila na involved sa crime, kidnapping, etc. Dapat po may naparusahan na. Meron ho ba? Bigyan niyo kami ng listahan kung meron man naparusahan dahil dyan. Yes po. Actually, sir, recently... Kailan na pong naparusahan, sir? Meron po kami na revoke na license because after investigation, isa po. Isa pa lang? Yes, God, sir. Ilan na po yung mga na-involved sa kidnapping? Ilan na po na-involved sa patayan? Dusena na po, POGO workers. Tapos, isa pa lang ang napapasara, nasuspindi. Go ahead po, sir. Mr. Chairman, if I may, with the permission of Your Honor, Senator Tulfo, siguro kasi itong mga involved sa criminality at mga kidnapping at barilan, itong mga sinabi nila last hearing, ito yung mga illegal pugos. Kaya how can they revoke an illegal pugo operator? How can they revoke the license of an illegal pugo operator? Then in that case, may problema tayo sa DFA. Kasi lahat ng mga mag-a-apply na papuntang Pilipinas para sila ay magkaroon ng trabaho rito, then dumadaan yan sa DFA. So lahat na pagdating sa DFA, sasaluin po ng ating immigration kung ano man po yung purpose na pagpasok nila dito. So dapat po accounted for yon, Mr. Yeah. Chair. Mr. Chairman, yeah. With the permission of Senator Tulfo, Senator Bato is correct. We have to distinguish between legal and illegal POGO establishments. May legal naman talaga ngayon, and the PNP and NBI will have to admit, may mga illegal POGO operations din. In fact, karamihan ng mga krimen na nire-record apply to the illegal POGO operators. Sila-sila nagtitirahan eh. The problem is when the pandemic hit, a lot of POGOs closed down. But illegally, somehow, it was resurrected by some unscrupulous people. And I think the crackdown should be done by both the PNP, the NBI, together with the help of PAGCOR, with respect to these illegal POGO operations. A question should be to PAGCOR, may isa na ba na legal POGO operator na empleyado nila ang suspect na huli o nakasuhan tungkol sa kidnapping o anumang illegal na krimen?
Okay. Because they already filed 21 cases last year. Mr. Chair, empleyado ba? Ay empleyado ng legal o illegal pogo operator or just happens to be an immigrant? Mr. Chair, may answer meron. Legal pogo operator na naku. May I have the floor? Kasi sa akin original yung galing yung ano yung tanong eh. Please. Okay, let me finish. Tama si General Senator Bato. Tama ka rin, Senator Escudero. Karamihan po kasi nangyaring krimen sa Pogo. Bakit nangyari yun? Yung nagpapirata sila. Okay? Yun po yun eh. Dahil pinipirata, legal pong pinag-usapan natin. Okay, merong mga illegal. Pero yung pong legal na pumasok dito as Pogo workers, pinirata nitong isang kumpanya na kulang yung kanyang tauhan. Doon po nagsisimula ang krimen. Nag-aaway-aaway sila eh. So, yun pong ibig sabihin, sana kung pinirate po yung isang Pogo worker ng another Pogo operator, dapat yun nire-report sa immigration, sa PAGCOR, para yung PAGCOR mag-inform sa immigration, para yung immigration gumawa po ng mission order nang sa gayon, upuntahan at ulihin yung na-pirate na Pogo worker. At nang sa gayon, mapaparusahan po yung Pogo operator for failure to report doon po sa mga kinukulan. With the indulgence of our colleagues, no, let me just yes, so that we will finish all the presentations. Let's just complete the presentation of DOF. Then after that, we can proceed with the questioning, starting with the senator who came in ahead of time. So, Mr. Chair, just to answer the question of Senator Escudero, I think at the raid of that Lucky South 99 in Pampanga, that's actually a legitimate Pogo operation. They have a license, apparently. And one of the ones that were caught is Chen Yi Bien, a.k.a. IE, is a licensed Pogo operator. And he actually... there's an affidavit here of a woman who's been abducted by this person. So even among legal operators, I suppose, there's a crime involved when it comes to pirating of each other's employees. That's just for the record, Mr. Chair. Babalik na naman tayo sa issue ng Isabong. Balita ko pa naman, bumalik na ng Isabong. Totoo ba? Pagkor, bumalik na Isabong? Nag-operate na sila? Wala na ba? Wala sila. So yung nag-operate ngayon, guerrilla yan? Illegal yan, illegal ha? Bante yan ninyo, para hindi tayo masira sa taong bayan. Ha? Monitoring, Your Honor. Kasi mamaya, pag mayroon pang mawalang sa bungiro dyan, wala na talaga tayo. Hindi na tayo paniwalaan ng taong bayan. Hindi pa nga natin nakita yung 16 na missing, 36 na missing, wala pa tayo nakita kahit isa. Tapos madagdagan yan. Bante yan talaga nyo, hindi kayo malusutan ha? Yun lang sa akin. Ikaw ang chairman ngayon ng PAGCOR, sir. Sinong bagong chairman? Oh, Mr. Chair. Ha? Ang chairman po ay si Chairman Alejandro Teng. Wala siya dito ngayon? Wala po, Chair. Kung sana, pag ganitong hearing, dapat andito siya. Ibago pa nga siyang upo. Dapat mapakilala rin siya. I am here, sir. Pwede niyo akong gisahin. Ano mo, Mr. Chair, yung records na yan, mahirap yan yung makuha yan. Eh, dahil unless merong yung police to police ng China, meron silang close coordination. Ewan ko kung mayroong pag-core or entertain kayo ng Chinese government dahil galit nga ang Chinese government na bakit tayo nagpa-operate ng Pogo dito, di ba? Gusto ko lang ma-into ito, di ba? So, mahirap tayo kumuha ng data doon sa kanila. But anyway, alam mo, may experience ako the other week. Nakita ko dyan, pagdaan ko, pauwi ako ng bahay, galing ko dito. Pagdaan ko sa Entertainment City, may isang sports car na kahinto. Tapos sa harapan niya, may isang patrol car ng pulis na kahinto rin. Tapos nasa labas yung, alam ko, Pogo operator yun eh. Nakalabas yan ng kutsi. May hawak na siya. 1,000 bills. Ginaganong-ganong mga pulis natin. Kamir, kunin niyo ito. Sabi ko, putang ng bastos itong Chinese na ito. So huminto ako. Tinanong ko yung pulis, ano yan? Ang mga pulis, nasa loob lang na patrol car, hindi lumabas. Nasa loob. Bakit ginagano na kayo, ayaw yung lumabas? Ah, sir, ayaw na may lumabas, sir. Baka may CCTV dyan, sir. Tapos may pera, gagano-gano sa yung gago na yan, sir. Eh, baka kami ma-intra pa. Sabi ko, arestuhin ninyo. Bakit? Babastusin lang kayo ng gano'n ng isang Chinese foreigner? Ano naman tingin nyo, mabibili kayo ng 10,000 piso? Ginagamit ng pera sila.
So wala, eh, hindi ko milos yung pulis. Akong pumunta doon sa Chinese. Pagpunta ko, suntukin ko na sana eh. Mabuti, pumasok loob ng kutsi. Ay ko, ikaw, bastos mo. Sabi ko, lumabas yung driver ng sports car, Pilipino. Sabi ko sa driver, ikaw palang driver, Pilipino ka eh. Malag, mga pumalag ka na lang na babastusin yung pulis natin sa amo mo. Sabi na, tigas kasi ng ulo, sir eh. Sige, tigas ang ulo. I-lock mo yung sasakyan mo. I-drive mo yung kotse mo. Sumunod ka sa pulis, punta ka ng krami, ha? Hindi kayo makarating ng krami, ikaw hahanapin ko, hantingin kitang driver ka. So yun, nadala ng pulis yung patrol car doon, yung taga-Pugo doon sa krami. I don't know kung ano na nangyari. Pero, gano'n, when you talk about criminal records ng mga tao na ito, kung gano'n siya kasiga dito sa Pilipinas, ginagano'n niya yung pulis, uniform policeman, ginagano'n niya ng pera, gano'n na siya kasiga doon sa China. Baka talagang anong klaseng criminal gang o criminal yakuza o ano bang mga masamang gang doon sa... Kaya nga, yun ang sabi ni Chairman, napag-aralan ninyo rin yung mga tao dumarating dito, baka membro yan ng mga criminal syndicates doon. Dumating dito, as Pogo, kuno, Pogo, pero yun pala, yun ang dadala ng krimen. So, yun lang, Mr. Chairman. Ako, tanongin nyo, ah, Pimping, tanongin nyo yung High Patrol kung ano nangyari, yung task, yung isuoyo ng High Patrol yun. Nadaanan ko doon, tanongin nyo kung ano nangyari. Kung kinasuhan ba na, kinulong ba na yung Chinese na yun, o pinira na naman nila. Ha, taklaruhin mo ha? Yes sir, we will. Baka mamaya naariglo na naman siya doon sa loob ng krami. Pakicheck lang. Yes sir. Dahil ako mismong bumaba doon. Yung pera sila. So wala. Eh, hindi kumilos yung pulis. Akong pumunta doon sa Chinese. Pagpunta ko, suntukin ko na sana eh. Mabuti, pumasok loob ng kutsi. Ay ko, ikaw, bastos mo. Sabi ko, lumabas yung driver ng sports car, Pilipino. Sabi ko sa driver, ikaw palang driver, Pilipino ka eh. Malag, mga pumalag ka na lang na babastusin yung pulis natin sa amo mo. Sabi na, tigas kasi ng ulo, sir eh. Sige, tigas ang ulo. I-lock mo yung sasakyan mo. I-drive mo yung kotse mo. Sumunod ka sa pulis, punta ka ng krami, ha? Hindi kayo makarating ng krami, ikaw hahanapin ko, hantingin kitang driver ka. So yun, nadala ng pulis yung patrol car doon, yung taga-Pugo doon sa krami. I don't know kung ano na nangyari. Pero, gano'n, when you talk about criminal records ng mga tao na ito, kung gano'n siya kasiga dito sa Pilipinas, ginagano'n niya yung pulis, uniform policeman, ginagano'n niya ng pera, gano'n na siya kasiga doon sa China. Baka talagang anong klaseng criminal gang o criminal yakuza o ano bang mga masamang gang doon sa... Kaya nga, yun ang sabi ni Chairman, napag-aralan ninyo rin yung mga tao dumarating dito, baka membro yan ng mga criminal syndicates doon. Dumating dito, as Pogo, kuno, Pogo, pero yun pala, yun ang dadala ng krimen. So, yun lang, Mr. Chairman. Ako, tanongin nyo, ah, Pimping, tanongin nyo yung High Patrol kung ano nangyari, yung task, yung isuoyo ng High Patrol yun. Nadaanan ko doon, tanongin nyo kung ano nangyari. Kung kinasuhan ba na, kinulong ba na yung Chinese na yun, o pinira na naman nila. Ha, taklaruhin mo ha? Yes sir, we will. Everyone, police, PAGCOR, BIR, everyone will not be regulatory captured. No, so it's a new Bilibid prison nga, may benta ng 7,000 beers, may swimming pool dahil hindi natin makita eh. No, that's another angle that we need to study. No. The Pogo Hub might not be the ultimate solution because everyone will be captured there. That's a reality that we need to